sa kasaysayan ng DOJ ay isinagawa ang malawakang raid sa Bilibid para tuldukan ang mararanyang pamumuhay ng high-profile inmates at mga illegal nilang transaksyon. Noong 2016, sa tulong po ninyo, ay nanalo akong senador. Agad ko pong pinaimbestigahan ang lumaganap na patayan sa bansa mula nang manalo si Duterte bilang presidente. Dito po lalong tumindi ang galit sa akin ni Duterte at sinimulang gamitin ang buong makinarya ng gobyerno para ako ay siraan, yurakan, alipustahin, patahimikin hanggang sa ako ay kasuhan at ipakulong batay sa mga kasinungalingan at gawa-gawang paratang. Nagsanib puwersa ang mga kinalaban at nakabangga ko noon para ako ay gantihan. Ginamit ultimo ang mga Bilibid inmates na pinatigil ko noon ng mga luho para maging testigo sa mga kaso laban sa akin. Nagsisi ba ako? Hindi. Dapat bang nanahimik na lang ako? Hindi. Isinuko ko na lang ba dapat ang aking prinsipyo para napalaya agad ako? Lalong hindi. Wala po akong pinagsisisihan. Ipinakulong man nila ako. Hinding-hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na ako ay inosente. Hangad ko na makapag-akda at makapagpasapa ng maraming mga batas na talagang nakakatulong sa mahihirap nating kababayan tulad ng Four-Piece Law, Magna Carta of the Poor Act at National Commission of Senior Citizens Act. Ito po si Laila De Lima. Dumadama. Dumadamay. Lumalaban. Muli pong kumakatok sa inyong puso at suporta para ituloy ang mandato bilang senador.